So, i-share ko lang yung short story ko kung paano ako naging teacher. Hello everyone! Hello alas sa amin! Kamusta mga kabayan? So, again, it's me, Donita, your Pinay teacher in Norway. And in this video, I will show you a day in my life. So, I already finished making my baon or tinatawag nating lunch pack or lunch pakke, ponosh, or in Norwegian. And it's just a basic sandwich. So, ito po yung aking lunchbox or baon ko because today I have practice teaching. So, now I am undergoing my OJT or, you know, we can say practice teaching to be a qualified teacher here in Norway. So, I'm on my last semester and I hope that, ayan, makayanan natin lahat at matapos natin. And also, I bring some tea with me. At ito ang aking dadalhin papasok. So, let's go. Tayo pumasok na. Ayan, naka-jacket na ako and dadalhin ko na yung baon ko. So, let's go. And of course, syempre, papatayin ko yung mga ilaw. Kailangan patayin ng ilaw sa bahay. Ayan, madilim na. Kailangan ilak ang bahay. So, madilim dito sa labas, guys. Hindi nyo na ako makita. Ayan yung car ko. So, papasok na tayo. Ayan. So, nandito na ako sa loob ng car. And let's drive. Ayan, so nandito na tayo inside sa ferry. If you want to see how it looks like sa labas ng ferry, I will show you a short clip from the video that I have taken last summer. Bastos ng ilaw. Pinatayan ako ng ilaw. Namatay yung ilaw sa aking sasakyan, guys. So, okay lang naman yun kahit patay yung ilaw. Medyo lumiliwanag na siya, guys, kung makikita niyo sa labas. So, i-share ko lang yung short story ko kung paano ako naging teacher. So, I came here in Norway last 2015, 5 years ago. And then, I start my Norwegian course program. Iyon yung mag-aaral ako ng language ng Norwegian. So, while studying Norwegian in the morning, papapasok po ako sa pabrika. That is a fish fabric. Yung pabrika na yon, doon nagtatrabaho yung husband ko. And kaya hindi rin ako nahirapang maghanap ng trabaho. And after that, nag-take lang ako ng exam. So, dumating ako ng October, nag-exam ako ng around December. And then, nag-continue lang din ako. Minsan, hindi ako nakapasok kasi nakakapagod kaya, guys. Isipin nyo yun, yung sa umaga, papasok ka, tapos sa gabi, mag-work ka. Hindi siya ganun kadali, guys. Pero, syempre, kailangan natin ituloy ang buhay. Kailangan natin lumaban para sa ekonomiya. Kaya, ayun, nagpatuloy pa rin naman ako and then nag-take ako ng exam hanggang sa nakakuha ako ng Beto Monthly and then nag-ask ako sa Norsh course or yung box ni Oplaring na tinatawag sa yung mga taga Norway dito na mga kababayan ko, alam nila yung box ni Oplaring. Iyon yung pinahang program for immigrants to learn the language and sila din yung nag-help para magkaroon ng experiences yung mga immigrants. So, nag-practice ako sa isang elementary school dito sa Norway. So, nag-practice ako ng 2017 while studying or taking a course sa traffic school para magkaroon ng driving's license. So, on that year, 2017, yun yung crucial din yun. Crucial din yung time na yun sa akin. Hirap mag-aral at magkaroon ng driver's license dito, guys. So, I have a vlog about that and doon nagsimula ang aking journey to be a vlogger. Tingnan nyo na lang. I will just put the link there. Ngayon, doon na tayo sa, yun nga, sa traffic school.
natapos ko naman, napasako naman, and then natapos ko rin yung stroke practice or language practice sa elementary school, and then naka-work ko yung mga teachers doon, yung team leader doon, and then dahil sa nagustuhan naman nila yung aking work and tinanong nila ako anong kailangan nila ng vicar or extra worker or assistant teacher. Ito na nag-start mula 2017 to 2018 and half year ng 2019, nag-start na akong mag-work as assistant teacher sa kanila. So after being a assistant teacher sa isang elementary school, I admit to myself na marami pa akong kailangan aralin kung gusto ko talagang ipagpatuloy na maging teacher dito sa Norway. And then nag-apply ako ng completing course sa isang university. So nag-iisang university lang dito sa Norway na nagbibigay ng ganong course, completing course for immigrant. So sa awa ng Diyos na nagkaroon ako ng admission, and ayun nga, kinuha ko na yung opportunity and sinabi ko dun sa principal dun sa elementary school na pinagtatrabahuhan ko na nakakuha ako ng student place doon sa Oslo Metropolitan University to take the completing course to be a qualified teacher here in Norway. Kanda bulul-bulo na. So, ganun guys. Yung ginawa ko, and ngayon, nasa last sem na ako ngayon. And dahil nga sa COVID, nag-ask ako kung pwedeng wag na sa Oslo ako mag-take ng practice teaching. And sa awa ng Diyos, nakatanggap naman ako ng good news na in-approve nila na dito na lang ako sa high school. Dito sa may community sa amin or sa community dito sa amin, sa municipality dito sa amin, na dito na lang ako mag-take ng aking practice teaching. Kaya ngayon, papunta na ako doon and malapit na yung ferry doon sa kabilang island and mag-drive na ulit ako guys. So ipapakita ko sa inyo kung saan ako pumapasok and then tapusin ko na ang aking vlog. So thank you for watching and see you on my next video. Don't forget to like, share and subscribe for more updates. Bye! Have a nice day! Stay awesome and keep safe always!